What's up mga kababong? So na yun, nandito nga tayo sa ating project ngayon sa Quezon City para ipapakita ko sa inyo yung ating roof replacement project. So another roof replacement project. Actually, this is my first project when I arrived from US travel. So ito na siya. Dandahan lang kasi medyo may ano no? Parang mahina yung framing. Parang umaalog-alog. Nakabali ba to? Sigurado ka naka-text ko to? Okay, kasi dapat bulk talaga yan para hindi siya lipa rin. Kasi pag sabay, pag isa lang yan, hindi yan naka-texture bawat isa, magaan, so kaya lipa rin yan. E pag ganyan, mabigat, kumbaga compact siya, so hindi siya lipa rin. Parang katulad nito, kasi gusto ko sana nakaganito eh, na naka-lambre. Saan tayo magbubukas? Gusto ko kasi tingnan yung gutter, kasi yung existing niya, sobrang babaw lang talaga, di ba? O, kasi parang nasa 2 inches lang yata yan eh. 2 inches lang palalim yung gutter niya, 4 inches. Standard naman siya, pero parang ang babaw, dahil marumi na. Oh, mababaw nga. Tres lang yata ito eh. Quatro yan sir, sinukot. Quatro nga. Nangkal yan. Dinangkal ko, di ba? 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, kung lalaliman natin, kaya pa ba? I don't know, pwede natin laliman. Tingnan natin, kasi sayang din naman. Actually, yung purpose ko talaga ngayon. Kasi sayang din naman kung susundan pa rin natin yung dating gutter. Di ba? So, baguhin na natin. Dala mo ba metro? Sukatan natin yung ilalim. Yung lalim ilan? Size. Yung lapad, 7. Eto, 12. 12 yan ay 7.3/4. Tapos ito, 2. Baguhin lang natin yung design ng ano. Eto, 3. Yung lalim niya, 1. Tapos the rest, 8.5. Didiretso lang ito dito. Pero bago natin ito ilagay kailan, may susukan yung ano, flashing nito. Oh, tapos na ito! Ang bilis ah! Di ba? Good job! Ilang araw na to? 2 araw na? Ito ang tayo sa kabila? Oh, partida ha, inulan pa yan. Pero tingin ko, baka kaya natin buksan. Ito. Pero baka pwede pa yung laliman yan. E, uniform na natin. Pwede pa rin naman. Kasi ito yung lalim nito. Yan, 5. Tapos ito, 4. Eh, dun sa kabila, eto, 12. Magkaiba yung gutter niya dito. Ito, medyo malapad. Ay, kasi vlog. Ay po. Thumbs up ha. Kailangan matapos to. Parang may problema dito. Check mo ha. Kung may bulok na kahoy, palitan natin. Ha? Kung may bulok siya, papalitan na natin siya. May kahoy doon na bulok. Wala naman. Tingnan natin. Pero tingin ko ito, positive to. Kasi nagbumigay yung dulo eh, no? Laylayan. Magdagdag na lang tayo ng kahoy pag kailangan natin magdagdag. Okay lang ng kahoy? Okay yung kahoy. Baka siguro sa may kisame yun. So, ito ipapahuli na natin para pag nag-poultice tayo, ma-check natin yung kahoy. No? So, kanto na natin. Actually, kaya ginagawa natin, pinapahuli ko na yung L-flashing kasi gusto ko sakto eh. Kasi minsan di hanggang dito. Hindi pantay. At least, ang kuha mo, 13 inches. 13 yan. Not sure kung dito, kung parehas. Kaya, at least buo, diretso. Hindi pantay, no? Parang bumuka ng konti, pero konti lang naman. Eto, 13, tapos magdating dito, 14. So, 14 inches, yung lapad ng flashing natin dito. Dito sa kabila, 13 inches. Yung height, 20 inches. So, yung lapad, 8.5. Ito, 5.5. Tapos lagyan natin ng pag-ganon. Katulad sa US, nakaganon siya. Oh. Para yung tubig hindi pumasok sa loob. Balik ka dito po. Ito kasi ikakat natin to. Pero kung ako, hindi ko na siya ikakat para yung design niya parehas. Ang gagawin natin, magbubutas lang tayo. Kasi wala dito ano eh, down spot, isa lang eh. Oh. Gusto kasi na to, eh. Yan, ito hanggang dito. I-open na natin pre-flow. Okay din naman. Diba? Kumbaga, titibagin natin yan. Dito lang tayo maglalagay ng ano, stopper. So, ang problema mo, pag nag-stopper ka dito, yung downspout. As in, open lang to. Kaya-kaya, yung kahoy nito. Tingnan natin. Gumanda ng araw, oh. Alam, yung kalaban namin talaga yung ulan. Ulan, araw, ulan, araw. So, yung magiging problema natin. So, yun, ganyan naman. Ginagawa namin, binabaklas namin yung bubong. Same sa mga project ko, napapanood ko niya sa mga videos ko. Yan.
na kailangan tatakpan natin yan, tapos ilalap natin yung sangyero para hindi tumulo. Ano bang concern mo? Kalawang na, no? Pero at least ito medyo okay pa. Tama lang yung magpalit sa sir ng bubo ngayon. Kasi kung magpalit siya next year, ang mahal na ng yero. Oo, dati yung yero hindi ganun kamahal, ha? Ayun, sobrang mahal ng yero. Eh, what if next year? Eh, nagkakaroon tayo ng inflation. So, mas mataas yan. At saka ano, tingnan nyo rin natin yung downspout. Mamaya mga barado ng downspout, eh. Oo, sir. Yung iba. No? Kasi tingnan mo to. Doon nga, sir. Yung mulan ganun. Saan? May tubig pa rin, sir. Ay, oo. Dapat wala ng tubig. Nakalubog kaya yung tubig nito sa ilalim? Tingnan natin. Ay, yung tubo kaya nito nasa ilalim ng semento? Yun ang sinasabi ko, problema. Kaya kung ilabas natin kaya yung gutter na lang, ilabas na lang natin. Mag-outside gutter na lang tayo. Tulad na, no? Kasi actually, normally, nagiging problema talaga nito. Pag mabarado na yung ano, hindi mo na ano, andyan na yan. Ano gagawin mo? So, magkalas na lang tayo. Kasi, kung susundan natin ulit yan, problema pa eh. At least wala siya magiging problema. Kasi pag dyan, pag yan, nakikita mo na kaagad eh. Diba? Sa maganda talaga, nakalabas yung tubo. Kasi mas mabilis siya i-maintain. Pag magbara siya, makikita mo kagad, malilinisan. Kasi ito parang barado na, oh. Barado to. Hindi, tsaya naman yung mga problema talaga mga old house. Yung mga tubo, barado na. Normally, yan talaga ginagawa namin. Kaya ito, tinatanggalan namin na outside gutter na lang yan. Di ba? So, abangan nyo sa video nito. Ang outcome nito. Kasi gagawin natin yung outside gutter lang natin yan. Papapip ko lang kaya attorney kung papayag siya. Pero yun ang pinaka the best na recommendation ko. Kailangan outside gutter natin para mabilis i-maintain yung mga tubo kung barado na. Mga 5 araw pa, tingin ko matatapos na to. So final, ang gagawin natin, i-outside natin yung gutter. Para yun kahit yun, outside gutter na yun. Ito, outside gutter na yun. Paikot, outside gutter na natin yan. And then, yung body gutter, gawin na natin siyang stainless. Yung body gutter. Yung outside, okay lang yan. Kahit hindi stainless pre-painted, okay lang. Kasi medyo mahal talaga yung stainless. Pero so far, so good. Okay naman talaga yung pre-painted basta outside gutter. Yan na, di ba? Tsaka, lalingwan natin yung gutter. So, yung pinaka-importante sa lahat. So, ang kulang na lang yun ay body gutter. Gawin natin yung stainless. At saka yung flashing doon. Exacto, 13. Saka 14 kanilaan. Ang lalim ng gutter natin, gawin natin yung 6 inches. Tapos, yung lapad ay 7. Tama, di ba? So yun, abangan nyo yung next video ko. Dali update ko kayo sa accomplishment namin. For now, nasa 25% accomplishment na kami. So yun, dyan na nga, nagtatapos yung video nito. Please give me a like and comment down below kung meron kayong tatawa. At sisikapin kong sagutin yan. Again, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing. At lagi nang tatandaan, umulan man, umarap po nyo. Ang Caspar Roofing ay laging nandyan. Safe to use your blocks. May nakalimutan tayo. Please don't forget to subscribe kung bago ka lang sa channel nito. Safe to use your blocks. See you in the next video. Sino yung shoutout mo? Shoutout sa inyong lahat. Kanina? Wala, taga Marian Bulag. Taga saan? Taga Dagupan. Ah, Dagupan! Saan sa Taga Bulag? On! On! Awanti! Ah, hindi. On! Alante. So, shoutout sa mga taga Marian dyan. Masabate! Hello! Thank you for watching my videos!